Good afternoon, mga ka-20%. Andito na at alam nyo na pag binubuhos na natin ang mainit na tsaa, simulang-simula na ang ating programang 20%, ang programang puno ng puso para sa inyong mga seniors at para sa ating lahat. Kasabayan po natin na mag-tsa-tsaa ngayong hapon ay walang iba kung hindi si Doktora Judith Aldaba. Doktora Judith! Ayan, sabay tayong iinom ng ating mainit na tsaa. Masarap ang tsaa kahit walang kasabay na pagkain. Pero kayo sa inyong mga tahanan, talagang may mga merienda kayo. Pero kami ni Doktora Judith, ang merienda namin ay ang aming kwentuhan. But first and foremost, let us praise the Lord and give Him thanks. So tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon kasi kahit nasa gitna pa tayo ng pandemya, hindi tumitigil ang Panginoon ng pagbibigay inspirasyon para magpatuloy pa tayo sa ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. So pakikilala ko sa inyo ang ating bisita para makapag-hi naman siya. Si Doktora Judith ay ang Assistant Superintendent ng Roman Catholic Archbishop of Manila Educational System. So welcome to the program, Doktora Judith. Thank you very much for inviting me. Good afternoon to everybody. Good afternoon to our teachers from the Arcanese Schools. Kahit bakasyon ngayon, I hope you are well. Good afternoon. Ayan. So alam niyo si Doktora Judith at ating taga-subaybay talaga. Ibig sabihin, kahit nasa gitna ng pandemya, hindi siya tumigil sa kanyang mga tungkulin. At mukhang yan ang maganda ko muna nga. Pangungumusta sa'yo, Doktora Judith. Kumusta ba ang educational system natin sa ARCAM? May mga followers tayo na nagpapaaral sa mga Catholic schools in general. So kumusta po ba ang kalagayan ng ating mga estudyante, ng ating teachers, ng buong community ng Catholic schools? Maayos ang kalagayan ng aming mga paaralan. Nagtapos kami noong April 30 ng aming mga activities, programa sa mga paaralan. Nakalulungkot na bumaba ang aming enrollment ng 20% sa maraming kadahilanan. Pero na-target pa rin namin yung aming hinahangad na numero. So pagkat alam namin na mahigit na 6,000 estudyante namin ay mga anak ng OFW na talagang tinamaan ng pandemic na ito, no? Sa kalagitnaan ng pandemic na wala ng pagkakataong magkaroon ng financial na kapabilidad para makapag-enroll sa amin. At itong malaking hamon sa amin ngayon ni Bishop Pabilio nung huling meeting namin na pabalikin ang mga nawalang mga estudyante. Pero pagdating naman ng school year mismo, kahit pandemic, tuloy-tuloy ang aming pagbibigay sa kanila ng spiritual na formation. Masipag yung aming mga pari na magbigay ng online masses. At ang nakakatuwa sa kanila, nung maging online daw ang mass, mas maraming mga sumisimba sa kanila kaysa sa nung ang class ay face-to-face. Kasi hindi na namumonitor ang talagang pumupunta sa parishes nila para magsimba. So, nung may regular classes kami, normally ang mga paaralan ay first Friday ang talagang pangkomunidad na sa pagsimba ng mga estudyante. Nung baga ng pandemic, araw-araw, meron silang class masses. Doktora Judith, nabanggit mo na 20% ang ibinaba ng enrollees. At sabi mo, malaking factor ay dahil sila'y pinaaaral ng mga magulang na OFWs. Pero sa tingin niyo po, ay nakapagpatuloy pa rin kaya sila ng kanilang pag-aaral sa public school? O paano kaya ang nangyari? Malaki sa record namin, sa record namin, malaki ang bilang na pumunta sa public school. At itong isang magandang epekto sa amin sapagkat nagpahiwatig sila na itong pagdating ng 2021-2022, babalik sila sa atin, sa paaralan natin kasi hinahirapan sila sa modular na turo sa public school. Paano po ba sa atin? Online tayo. So, dahil nag-online, nakadagdag sa kanila yung gasto sa gadget. Sa internet. So, napaghandaan nila ito at kina-challenge kami ni Bishop Pabilio na
kung ang paaralan ay may kakayahang magbigay ng financial assistance sa mga estudyante, tulungan sila na makabalik, sapagkat sa bawat pagkakataong may isang batang umaalis sa paaralan natin at lumilipat sa paaralang pampubliko, nawawalan tayo ng pagkakataon na makapag-evangelize sa mga bata. Ayan. So doktora, gamitin natin yung pagkakataon kasi enrollment period ba ngayon? O kailan po ba ang simula ng school year officially 2021-2022? Anong month po ba? Sa RKMS schools, mag-uumpisa kami ng August 2. Pero ang iba ay August 3. Ang iba ay August 16. So maaari so, ba natin encourage yung viewers natin na malaki talaga yung nagagawa na Catholic school, yung pagpapatuloy ng pag-aaral ng kanilang mga apo. So sila ay mga nakikinig ngayon, and I'm sure that our lolos and lolas has an influence. May influensya pa rin sila sa para sa kanilang mga apo. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga apo ng ating mga lola at lola, lolo at lola nakikinig, nanonood sa programang ito, na hikayatin ang kanilang mga apo na mag-enroll sa aming mga paaralan. Kami po ay nasa limang syudad sa Manila. May 19 na paaralan kami. May 2 kaming paaralan sa Pasay, isa sa Makati. Ang ikalawang paaralan sa Makati ay seminaryo. So kung gusto ng anak ninyo, na apo ninyo, na maging pare sa minor seminary, amin din po yung pinangangasiwaan. May isa po kami sa Mandaluyong at isa sa San Juan. Kaya inaanyayahan namin, kung kayo po ay nagsasabing hindi namin kaya, kausapin lamang po ninyo ang aming mga direktor at kayo po'y tutulungan. So sa iyong tono, Doktora Judy, parang hindi ka dumaan sa pandemya. Parang talagang nagpatuloy lang ang iyong buhay, ang naiba lang ay yung format. No, yung pamamaraan, pero sa iyong himig talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho. So Doktora Judith, ngayon na hinaharap natin ay kakaiba. So meron ka bang pinapangarap o ano ba ang panaginip mo para sa ating mga kabataan at the same time para ba na-orient ang matatanda? Ano ba ang line of thinking dapat pangkasalukuyan sa mga darating na ilang taon, kasi hindi pa tayo babalik sa dati at mukhang hindi na tayo babalik, iba na yung babalikan natin. Laging pangarap ko sa mga kabataan, more than academic excellence is character formation. Sapagkat itong paghubog sa kanila sa tamang pag-iisip, tamang aksyon, tamang inspirasyon, tamang emosyon, ay higit na mahalaga kaysa ano ang natanggap mong karangalan bilang pinakamataas na anta sa inyong paaralan. At sa layuning ito, meron kaming ginagawang curriculum development project ngayon. It is a purposive systematic integration of the formation standards of RKMS. Ang aming paaralan, mga paaralan, ay ginagamit ang RKM vision, Archdiocesan vision, bayang tinawag ng Ama. So, yun ang aming vision statement. At ang aming bawat isa, yung kanilang dating vision statement, ginawa aming school identity, no? So meron kaming limang values: solidarity, love for the poor, service, stewardship, excellence. Tapos nung dumating si Dr. Enright sa Pilipinas, napagkasunduan namin sa tulong ni Cardinal Chito na idagdag ang forgiveness as a core value of RKMS. So yun ang aming nilalatag ngayon, na hindi lang ang religion, Christian living classes ang may responsibilidad sa formation ng mga bata, kundi bawat asignatura, bawat discipline ay kinakailangang maghubog din ng katauhan ng aming estudyante. So halimbawa, love for the poor.
science class halimbawa, naka-integrate for possibly ang ano ang magagawa ko bilang scientifico upang makatulong sa mga mahihirap. Ano ang aking project na pwedeng gawin para makatulong sa mga mahihirap bilang performance task, no? Sa aling panlipunan, anong maitutulong ko upang ayusin ang kalikasan? Anong pwede kong gawin? So, yung Laudato Si is now explicitly integrated in our curriculum. So, ibig sabihin nito, Doktora Judith, talagang hindi lang ang relihiyon isang asignatura. Hindi. Kung ang relihiyon ay isang bahagi mismo ng pamamaraan ng ating pamumuhay. At gusto kong susugan ng iyong mga sinabi, pagkat ito ay very much in line with Pope Francis, yung kanyang declaration na first ever World Day for Grandparents and the Elderly. Ito po ang kanyang sinabi. Nag-quote po siya sa Prophet Joel chapter 22 verse 8. Ang sabi po niya, pero sa Filipino ko po babasahin. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. So ibig sabihin, Doktora Judith, if this is your dream, no, for our young ones, for our young students, it is actually character formation. So ang hinuhubog mo ay hindi lang ang isang intelektual na tao na maging matalino, kung hindi maging marunong, yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. So maraming salamat para dyan sa panaginip na yan. Pero I believe, Doktora Judith, this is not simply a product of your expertise, yung many years of your experience. May pinaghuhugutan ito. Kumusta po ba ang mga ancestors mo, ang iyong karanasan bilang isang apo na nanggaling sa mga lolo at lola at iyong mga magulang? Ano po ba yung naging take home mo na baon-baon mo hanggang sa panahong ito? Ako'y lucky sa lola. Panganay na apo ako both sides, no? At na ako daw ay wala pang 1 year old, kinuha ako ng aking tita, kapatid, eldest sister ng father ko na medical doctor. And she stayed in Mindoro, Rojas Oriental Mindoro, as a rural health doctor. Hanggang sa kanyang kamatayan, andun siya at hindi siya nag-asawa. Naging matandang dalaga, nagsisilbi. At hinubog niya ako na bit niya ako kasama sa mga mangyan. At itong aking tita na ito ay namatay na walang yaman. Hindi siya nakabili ng sariling sasakyan niya hanggang sa kanyang kamatayan. Sapagkat ang binabayad sa kanya ng kanyang mga pasyente ay mga kakao, kalamansi, kamote. Pero ang dami-dami niyang inanak sa binyag, ang dami-dami niyang inanak sa kasal, ang dami-dami niyang inanak sa kumpil. Siya ang naghubog sa akin sa simbahan. Siya ang unang nagdala sa akin sa simbahan. Ang aming mga pare nung kabataan ko sa Mindoro ay mga SBD priests. Sa public school ako nag-aral nung elementary ako. Pero tuwing Sabado at Linggo, merong kaming katisismo nang ibinibigay sa amin ay gatas na pulbos na nakabalot sa papel. Yun ang prize namin. Saka istampita. So doon nagmula aking formation ng aking hugot. Nung ako'y high school, kinuha ako ng aking lola. Pero wala akong masyadong natutunan sa kanyang magandang gawaing bahay sapagkat i-spoil niya ako. At hanggang sa pagkakataong ito, hindi ako marunong magluto, hindi ako marunong magbukas ng kalan. Alam ko lang ay talaga'y kumain. At sa ngayon, maghanap buhay. Hindi ako babaeng pantahanan, ano? Sapagkat hindi ako din hinubog. Ako nga daw ang panganay na walang alam sa bahay, parang hindi panganay. Hindi ko naranasan ang mag-alaga ng kapatid. Kasi nga doon ako kasama sa lola ko. Pero tinuruan niya ako kung paano maging generous. Napaka-generous ng lola kong yon, na
kahit wala na siya, magbibigay pa sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kamag-anak. Hindi ko nakalakhang magkaroon ng lolo. Wala akong lolong nakalakhan. Ang lolo kong asawa nung nagpalaki sa aking lola ay kinuha ng Hapon. At hanggang sa pagkakataong ito, hindi namin alam kung nasan siya. Yung lolo ko naman sa mother side ay namatay bago graduate ang nanay ko sa kolehiyo. So, nag-asawa ang nanay ko ng byuda na yung kanyang mother. So, hindi ko nakita yung lolo ko sa father's side. But I will hear stories about the generosity of my grandparents. Both of them were very generous. At yung lolo ko sa father's side, yung kanyang mga kapatid ay kanyang pinag-aral. Ang lolo ko sa mother's side, yung kanyang mga pamangkin, ang kanyang pinag-aral. Yun. Kaya very, very... Nakuha ko yung kanilang sense of generosity. Siguro sa yun ang masasabi ko, ano? Ang parents ko ay namatay na walang pinamana sa amin kahit lupa sa paso. Wala. Kasi ayaw daw nilang mag-aaway-aaway kami pag nawala sila. We make our own lives. At ako may natutuwa na 10 kami magkakapatid. At lahat kami maayos ang buhay. Lahat kami walang kayamanang masasabi na ano, pero maluwag ang buhay at nakakatulong. So, Doktora Judith, nakakatuwa ang iyong mga ikinukwento ngayon at ang ating mga followers ay talagang na-amaze kasi pilit nating binuo ang serye natin for the month of July, Kwento ni Lolo at Aral ni Lola. At dahil nasa huling yugto na tayo ng Lunes ng July, pwede na tayong mag-recap eh. So, Doktora Judith, parang in conclusion lang, i-connect ko lang sa mga naunang bisita natin. Parang yung mga lolo po, ang unang namamatay. Mula dun sa unang bisita natin kay Brother Ed, yung lolo niya ay hindi niya na inabot kasi sa ang kwento niya ay nagkasalubong sila a year after siya ipinanganak, patay na ang lolo. Yung sumunod nating bisita, at age 7, parehong lolo niya ay wala na. At ngayon, sa iyong kwento, parang ganun din. Parang nauuna yatang namamatay yung mga lolo, ano? Pero siguro nagkataon lang. But perhaps yung mga lola kasi kailangan maging matatag dahil sila rin yung magpapatuloy ng kanilang lahi. So, Doktora Judith, Tagalog ka? Ang iyong salita ba ay Tagalog? Ganun Batanggay ba? Niya ako. Batanggay niya ako. Pero laki ng Mindoro. Lumaki ng Mindoro nung elementary, tapos lumipat ng Batangas. Eh, ang Mindoro parang Batangas din yan eh. Parang iisang ano yan eh. Kasi yung stopover, no? Dadaan ng Batangas bago ang Mindoro. Yes, oo. So, 10 kayong magkakapatid. Tama yes. Ba ako ng pakinig? So, 10. So, Doktora Judith, bata pa lang na-train ka na maraming bata, maraming classmates. Yes, yes. Oo. Kaya part yan ng naging training mo at ngayon na nasa educational system ka. Dahil siguradong sa 10 kayong magkakapatid, iba't ibang ugali yan kahit na magkakapatid kayo. At ang nanay ko ay teacher din. Ayun. So my mom was also a teacher. At nakakatuwa po nang sinabi niyo na kayo ay unang apo on both sides. So yung yes. Ating mga followers ay nakaka-relate kasi laging issue yan. Yung unang apo ang meron talagang full attention, parang 100% ang attention sa kanila na siya mo rin namang naranasan. Tama po ba, Doktora? Tama. Kinukwento ko sa mga kapatid ko, sabi ko, ako binibili ako ng candy Surge pa ng chocolate na uso Surge. Kahon-kahon ang nare-receive ko, tapos kayo kako. Yan, hati-hati kayo. Yung gano'n, no? Hindi ko naranasan talaga yung ano, hindi ko maranasan yung makibahagi sa kanila, no? At nung magkano ko ng pagkakataong tumira na kasama yung mga kapatid ko, dun ko lang naranasan ng paano ko mag-share sa kanila. Kasi nung araw nga, hindi ako sanay na may kahati kahit marami kayong magkakapatid kasi hindi nila ako kasama sa bahay. Kapati yung anak ko, isa lang ang anak ko,
ma-share ko lang. Tuwi siyang bibili ng laruan, laging dalawa ang kanyang binibili. Binibigay niya dun sa aking pamangkin na halos kapatid niya ang turing niya. Sabi ko sa niya, ano anak, I'm so happy, you're so generous. And he told me, hindi nanay ah, ayaw ko na kunin ang gamit ko kaya dalawa ang binibili ko. Ay, selfish pala. Alam mo, iba yung perspektibo ko sa perspektibo niya. So mula nun, hindi ko na siya binili ng dalawa. Isa na lang para matuto kang mag-share. Wow. Kasi ganun din yung aking naramdaman nun eh, na ako solo ko lagi. Mm-hmm. Hindi ko naranasan ang mag-hand-me-down ng damit. Mm-hmm. Pero yung mga kapatid ko, puro hand-me-down yung mga damit nila. No? It takes a while before you make a realization. Pero mabubuksan din ang mata mo at makikita mo na ito pala ang dapat. Kasi yung ibang nakalakhan mo na inispoil ka ng lola mo ay hindi dapat. So, Doktora Judith, nagre-react yung ating mga audience, no? Ang ating followers ay mga lolos and lolas at alam na alam nila yung sinasabi mo ngayon. So, would you like to address them? A little bit of advice. Ano yung mga dapat na wag na wag nilang gagawin? Kasi tulad ng observation mo sa sarili mo at sa iyong anak, sabi mo nga, it took you some time, no? Bago mo naunawaan yung mas malawak na perspective kasi maganda yung ginagawa, di ba? Maganda yung resulta, yes. Pero magkaiba pala ng pinanggagalingan. Magkaiba pala ng motibo. Yes. So would you like to advance our lolos and lolas? Kasi yan ang mga nagpapasunod ng layaw ng kanilang mga unang apo. Laging sinasabi nila na mas mahal ng lola at lolo ang kanilang mga apo. Totoo naman yan kasi tubo, ano? Sa panahon na ang lolo at lola ay wala ng trabaho, may mas marami silang panahon para sa kanilang mga apo. Pero huwag silang palakihin sa layaw. Don't spoil them. Ako yung apo ko, iisa pa rin lang. Hindi ko siya binibili ng gamit. Kasi sabi ko, may magulang siya. And it should be the parents, you should be responsible for what the children need. Not the lolos and the lolas. Enjoy your bonding time with your apos. Pero, lagyan din ng rules, no? Lagyan din ng ilang batas na hindi yung ang apo ang masusunod instead na ang lola at lolo ang masusunod. Kasi napansin ko kadalasan, kinukwento nung aking kapatid mismo, pag ang kanyang mga apo ay nasa kanila, pabaya niya na naglalaro ng video. Sa kanilang bahay, bawal ang video games. Bawal ang may TV time. Pero pag nasa bahay nila, pabaya niya. So, nabibreak yung rules ng family. It causes confusion on part of the children. So, makinig po tayo ang ating mga viewers. Pakinggan po ang nangungusap sa atin ay kapwa ninyo, Lola, but at the same time, an expert. Kasi alam mo naman, long-time educator talaga si Doktora. So, Doktora Judith, masasabi ba natin na yung generation ngayon, kasi talking about the apos, ano, kumusta ba yung kanilang learning behaviors? May kaibahan ba talaga yung mga bata ngayon sa kabataan nung araw? Malaki ang kaibahan, no? Kasi ano sila eh, mahusay sa gadget. Pero huwag kalimutan yung component ng pagtuturo sa kanila ng ating Catholic faith. Napaka-importante nun. Yung aking apo, nung unang mga linggo ng pandemic na hindi pa nag-uumpisa ang klase, he was grade 2 sa Dasal Zobel, no? So, sinasama ko siya sa aking mass with Father Nolan, sa online mass. So, nakita ko ng kanyang libro sa Religion at the Eucharist. Tinuturoan ko sa kanya ito yung parts of the Mass. Although, he doesn't pay attention too much. Pero, sinasama ko lang sa ano. Until nakasanayan niya na ang kanyang Mass ay digital. Mm. At hindi ko na siya maisama ngayon. Pagpupunta ako sa chapel namin ng physical na appearance sa Mass. Pero sabi ko, hindi bale, wala pa naman siyang first communion, wala pa naman siyang ano. So mag-enjoy lang siya sa kanyang digital mass. At natuwa ako one time, sinabi niya ng father niya sa akin, tanong mo kay nanay, what is meant by anima Christi?
So, naano ko na, natutuwa ako sa ganung ano, na kahit mahilig sa gadget, eh, may pagkakataon pa rin na makakuha ng formation from what he, ano, what he sees, sa what he views sa gadget. At I always make him read Bible stories. Sabi niya, "Mama, nanay, when I am bored, what do I do?" Sabi ko, "You pray." "No, I want to play." Sabi ko, "No, you pray." "Not play. You pray. When you are bored, you pray. And you read the Bible." So, meron siya mga Bible stories. So, Dr. Judith, ang tawag sa iyo ng iyong apo ay? Nanay. Because nanay. My son calls me nanay. Oh, so nanay also. Siya. Nanay din ang kanyang tawag sa akin. Ayun. So, kanina ang nabanggit mo ay kailangan no breaking of rules. So, yes. The lolas and the lola should also observe kung ano yung rules na binigay ng magulang. They have to respect that. Yes. So, kahit na gustong-gusto mong pasayahin ang apo mo, hindi yun mabuti. Masaya lang siya, pero hindi yun mabuti para hindi sa kanya. Mabuti, oo. And dito, hindi ako nakikialam sa... I do not meddle with the way my daughter-in-law and my son raised my apo. Hindi ako nakikialam. Unless tanungin ako, magalit kayo, magano kayo, okay lang. Ako nagre-reklamo ako silently. But I do not let it be known, be seen by my apo. Kasi magkakaroon confusion eh. Magkakaroon confusion. Dr. Judith, yung apo mo ay lalaki. Ilan lalaki. Taon yung apo ninyo? He is 8 years old. He will be grade 3 this July. Start ng klase nila July. So magiging first communicant na po siya. Yes, hopefully. Oo. So na, ano na yan, very intelligent. Nakakapagkwento na sa iyo. Ay, napakadaldal. Kaibigan niya si Father Nolan. Oh. Kasi nga, lagi ko siyang kasama sa digital mass ni Father Nolan when he was not in school yet, nung bakasyon, no? May mas si Father Nolan every 11 o'clock. So, Doktora, kasama ba sa panaginip mo o pangarap na maging pare ang iyong apo? Sana, pero ayaw mong magulang. Pinangarap ko rin yan sa aking anak na maging Lasal brother. Uh-huh. Hindi rin. Siguro, ano, in God's own time. So talagang kasama na lamang sa panalangin. Oo, oo, oo. Sa panayon ay, lahat naman ng lolos and lolas, may ganung panalangin eh, no? Sa mga apo, may maging pare o maging madre. So, Doktora Judith, alam ko na sa panahon ng pandemya, kabi-kabila yung mga frustrations dahil hindi lang dun sa limitadong pagkilos, kung hindi yung katotohanan na isa-isang nawawala ang mga mahal natin sa buhay. Pero naniniwala ako, Doktora Judith, na kahit walang pandemya, yung life natin is so precious and you cannot hold on to it. Dahil ito ay pahiram lamang sa atin. So kung tayo ba, kung ikaw ba, Doktora Judith, ay merong pangarap para sa iyong apo dahil maikli lang ang buhay natin pare-pareho, meron ka bang gustong ihabilin sa iyong apo? At kung meron ka bang napagdaanan na challenge sa buhay mo to say, really life is precious, you really have to make the best out of it. Yes, gusto ko siyang maging independent-minded. Gusto ko siyang maging mabuting tao, no? I know he is intelligent, I know he is smart. But walang mangyayari 'yon kung hindi ka magiging mabuting tao. Yun muna ang gusto kong ma-form sa kanya. May takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa. May respeto sa magulang, sa nakatatanda, sa kalaro, sa kapwa. Napaka basic noon, ano? At laging isipin na ang buhay ngayon maigse. Ako nga tuwing gabi ang dasal ko, prayer for happy death kay St. Joseph. No, prayer for happy death. Sa morning, dinadasal ko yung kay Pope Leo na prayer on how to gain a place in heaven. Pope Leo the 13th na. Universal prayer ang title niya doon. Nakalagay. So, kung ano man ang gustuhin niya at gusto ng kanyang magulang para sa kanya,
okay sa akin basta makabubuti sa kanya at sa kanyang kapwa. Kung hindi man siya magpare o maging brother, maging mabuting pamilya, pamilyadong ama. But that's too far-fetched pa to dream for. Pero maging mabuting estudyante ngayon, maging mabuti sa kanyang kapwa, I think wala nang higit pa dun kaysa you become a better person to your neighbor, to your classmate, to your friend, no, even to your enemies kung kinakailangan. So, Doktora Judith, napaka-focus, no? Alam mo kung ano yung pangarap mo para sa iyong apo. Pwede ba nating ipaalam sa viewers natin that you are this way because you have underwent a certain part in your life na parang a near encounter with death? Yes. Para sa ating mga viewers, para sa inyong kaalaman, si Doktora Judith ay isang survivor. So why don't you share with them, Doctora Judith, the goodness of the Lord? Yeah. I had cancer. Stage 3 breast cancer. I found it in March. I did not tell anyone about it. Wala akong pinagkwentuhan kahit anak ko. Nalaman lang niya nung ako'y dadalhin na niya sa ospital for the operation. Pero ang pagkaalam niya, kaya ako may dalang backpack, ay aattend ako ng retreat. Kasi salasal ako pumunta. Ang nag-alaga sa akin nung ako'y nasa ospital, kasi hindi ko sinabihan kahit mga kapatid ko, kahit mga kamag-anak ko, ay isang staff ni Monsignor J. Bandoho. Kinuha ko sa parokya, pinagpaalam ko. So, ang may alam lang na may sakit ako ay si Monsignor J. muna. Tapos yung nasa ospital na ako, nag-text ako sa lahat ng nasa phone book ko na mga pare at kay Cardinal Chito, please pray for me and for my surgeon and anesthetist. I'm having a major operation. Pero hindi ko pa rin sinabi sa kanila kung ano yun. Major operation lang. Nakabalik na ako dito sa bahay, hindi pa rin mga kapatid ko. Because I don't want them to worry. Because if they worry, mag-worry din ako. At saka isa, paniniwala ko sa passive thinking eh. If they think that I am sick, the more I'll be sick. Kasi yun ang energy makukuha mo. So, very strong aking ano nun. Nung mag-start ako ng aking chemotherapy, laging andasal ko, the medicine that flows in my vein is the blood of Christ. I am healed. Mag-rosary ako habang nagki-chemotherapy ako. 6 cycles yun. Every 3 weeks. Tapos nung mag-radiation ako, ang sabi ko, 33 cycles of radiation. Ang dasal ko, the rays that I receive are the rays coming from the hearts of Jesus and Mary. I am healed. I did not experience anything. I did not experience any pain during my chemotherapy, during my radiation. At nakakapag-meeting pa ako physically. Tapos nalaman lang ng mga pare na may cancer ako, although I asked for prayers, nung aking buhok ay unti-unti nang nawawala. Tapos yung ibang mga teachers, when I started wearing turban or bonnet, akala fashion expression ko lang yon. I did not tell anyone. I was just for prayer, but hindi ko sinabing ako may sakit, ako may cancer. Just pray for me because I don't want you to remember me having an illness. Because if you have that in mind, yun ang papasok sa akin yung energy. And thanks be to God, after 5 years, I'm declared clean, although under monitoring. But I'm ready anytime to go. I'm ready anytime to go. At doon ako talaga natutong magdasal ng mahigpit kasi naranasan ko ang init ng chemotherapy.
Sabi ko, if this is hell, I should be a good person because I don't want to experience hell on earth and after death. Kasi grabe ang init ng epekto ng chemotherapy eh. Naka-aircon na ako, may electric fan pa ako, pero still sweating pa ako. Ganong kainit. So, doon pa lang nagreklamo ako sa init, di lalo pa sa impyerno. Kaya dapat maging mabuti ako. Kasi hindi ko matatagal yung init sa impyerno. Malakas yung aking prayer warriors. Sabi nga nila, may kasama kang mga mother, mga pare, mga laikong nagdadasal para sa'yo. You cannot ask for more. And one thing, Dr. Gaines, ang naranasan ko, hindi ko naranasang mawala ng pambayad sa chemotherapy. Makikita ko na lang, may nag-deposit sa bank book ko. Hindi ko alam kung sino. Bigla na lang may magpapadali sa bahay ng cheque. Good for one therapy, one chemotherapy session. Kaya ngayon in return, pag may marinig ako sa ABS-CBN na humihingi ng tulong kahit hindi ko kilala, sige, padala ka lang kahit maliit na amount. Because I experienced the generosity of God during the time I was sick. Tumubo pa nga ako eh, sabi ko. Tumubo pa ako. And therefore, I have no reason not to be grateful. Doktora, talagang napaka-touching ng iyong mga sinasabi and you are brave enough to really face death. Face-to-face to death talaga yon kasi hindi mo hawak ang buhay mo. Pero napakabuti ng Diyos and He is truly a God of providence. Tulad ng sinabi mo, hindi ka nawalan, hindi ka natuyuan, at ito ay humaba ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa iyong paligid. So mga viewers, sa ating mga viewers ngayon, ang narinig po ninyo ay hindi lang basta kwento ni Lolo, ngayon ay aral ni Lola, at ang aral ni Lola ay hindi lang galing sa isang tao na professional, isang educator, hindi lang isang Lola, kung hindi isang tao na inalagaan at minahal ng Diyos. So, Doktora Judith, you are truly an inspiration to all of us. Alam ko sa mga viewers natin, may pinagdaraanan din ganyan. Pero nakikita nyo sa iyo pa lamang ngiti, sa iyong mata, hindi sa labi, sa iyong mga mata pa lamang, ramdam na ng audience natin, ng viewers natin, na buhay ang Diyos sa iyong puso. Congratulations, Doktora Judith. At nawa lahat ng mga pangarap mo at panaginip, hindi lang para sa iyong apo, kundi sa lahat ng mga kabataan natin ngayon ay tukbin ng ating Panginoon. So hindi dito nagwawakas ang ating talakayan, Dr. Judith. Sana marami pa tayong pagsamahan ng mga Lunes dahil ang mga lolos and lolas natin ay hindi natin iiwanan till the end of time. Because that is the promise of Jesus at yan po ang temang pinili ni Pope Francis, I am always with you. So, any parting words, Doktora? Maraming salamat sa pagkakataon na kapagbahagi ako sa programang ito. Binabati ko lahat ng lolo at lola. Lahat ng magiging lolo at lola sa pagkakataong ito. Huwag nating sayangin ang natitirang oras natin sa mundong ito. Gawin natin ito sa isang paraan na makatutulong tayo sa ating kapwa, sa ating kasambahay, sa ating kaibigan, sa ating kaaway, sa anumang malaki o maliit na paraan. Alagaan ang inyong mga anak, alagaan ang inyong mga apo at laging maging mapagmahal sa kanila. Magandang hapon sa inyong lahat at salamat muli sa pagkakataon. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa iyong naging pagbabahagi, Doktora Judith. And to recap our month, kwento ni Lolo, aral ni Lola, ang panghuling pananalita ni Pope Francis sa kanyang liham para sa mga elderly at sa grandparents, the foundation of life is memory. The foundation of life is memory. So kung ano man ang narinig natin sa araw na ito, ito ay magiging bahagi na ng ating alaala at bahagi na ng ating buhay. So, Dr. Judith, tapusin natin ang ating hapon sa pamamagitan ng panalangin na iyong pamumunuan.
Prayer for Grandparents by Pope Francis. Lord Jesus, we are born with the Virgin Mary, the daughter of Saints Joachim and Anne. Look with love on grandparents the world over. Protect them. They are a source of enrichment for families, for the church, and for our society. Support them. As they grow older, may they continue to be for their families strong pillars of gospel faith, guardians of noble domestic ideals, living treasures of sound religious traditions. Make them teachers of wisdom and courage, that they may pass on to future generations the fruits of their mature human and spiritual experience. Lord Jesus, help families and society to value the presence and role of grandparents. May they never be ignored or excluded, but always encounter respect and love. Help them to live serenely and to feel well and to feel welcomed in all the years of life which you gave them. Mary, Mother of the Living, keep grandparents constantly in your care. Accompany them on their earthly pilgrimage. And by your prayers, grant that all families may one day be reunited in one heavenly homeland where you await all humanity for the great embrace of life without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So this is not goodbye. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes, 3:30 ng hapon. Let us praise the Lord and give Him thanks. Bye-bye! Bye-bye! Thank you!